sisimulan ko na ang mahabang padyakan sa Mindanao. Bilang Tagaluzon, isa rin ako sa mga natatakot sa lugar na to. Dahil sa mga narinig ko sa balita. Hindi ko alam na napakalaki pala ng Mindanao. Mapa lang naman kasi yung nakikita ko eh. Ayan, sa wakas, nakaalis na ako. Ang hirap ulit magsimula. Back to zero. Alis na tayo sa comfort zone natin. And now, it's time to go back to adventure. Thank you, Siargao. And this ends my Siargao story. Bye. Plano kong libutin kasunod ang Dinagat Island. Pero hindi ako natuloy dahil napakamahal ng singis sa bike. So nag-decide ako na from bikepacking, babalik na ako sa pagiging backpacker. Napakamahal kapag dinala ko yung bike. And then, iniisip ko, iwan ko muna yung gamit dito. Tapos, explore natin yung Dinagat without bike. So, girl wonder na ulit tayo. Ito natanggal po ito sa ano? Yeah, sa audit. Audit? Bali itong ulo natumba siya nung bagyong audit kaya ganito na siya ngayon. Ayan, tulugan na 7 PM. Ano ibang gagawin dito sa isla? Hindi, natulog na. Tulog ko. Sabi mo mag-apply kay later. Pwede. Grabe. Alis na ako ng Dinagat. Hello! Kasunod kong papadyakin ang Surigao City papunta ng Kabadbaran. 95 kilometers din ang layo. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba ulit dahil ang tagal ko ring tumigil. Ayun na ka! 20 km pa lang ako pero pagod na pagod na ako. Parang back to zero ulit ako. Pero may dalawang buwan din kasi akong tumigil. Inap po ako ng Kabadbaran Bikepacking Community at inisponsoran na rin nila ang pagtira ko dito. Mahaba-haba din ang tinigil ko. Ngayon, wala na akong ulit tigil. Akala ko nakakapayat ang pagbisikleta. Sa ginagawa kong namamasyal lang, pwede kang tumigil kahit kailan mo gusto. Kabiliktaran, unlimited din ang food trip. Eh, namamasyal lang naman ako. Bye-bye. Bike tour niya eh. Thank you! Nice to meet you all! Born of fire! Pangalawa to sa pinakamaliit na probinsya sa Pilipinas. Mas gusto kong libutin ang pagtagal sa mga isla. Mas payapa at simple ang buhay. Kilometers lang naman ang kabuuan ng isla. Pero siksik to sa ganda. Hindi nga lang pwede mag-camping dahil well-regulated na ang isla. Kailangan may booking kapag dating mo dito. One hour pa daw yung papuntang summit. Sana may clearing ngayon. Finally,
Dapat ba't ibo to eh? Paul, tapat ako ba? Before kasi lupa daw to, tapos nung nagkaroon ng eruption noong 1871, lumugog na siya. Makikita natin yung beauty sa underwater. Harding na ako dito sa Quezon Falls. Actually, this is my second time, pero grabe, mapapawaw ka pa rin. Wow! Ang daming pasabog na ganda ng isla na to, mapadagat man o kabundukan. Isa na to sa mga babalik-balikan ko. Come again. Come again nga talaga. Hello po! Saan niyo po ako nakita? Ano doon sa may, sa amin, nung ano ka, nagbabike. Ano yung ano ko ha, yung vlogger na ano, pinapalo ko. Ayan, isa lang yung nakakilala. Ay, dalawa lang sila nakakilala sa akin dito sa Camigin. Hello po! Umalis na ako ng isla at dumiretso na ng Cagayan de Oro. Isa to sa malaking syudad dito sa Mindanao. 100 kilometro din ang pinansya ko para makarating dito. Akala ko liblib na ang lugar na dadaanan ko. Pero dito, ang dami ng sasakyan at ang bibilis nila. Bilang Tagaluzon, ang impresyon ng mga tao sa Mindanao kagaya ko ay mabundok. Kaya nagulat ako na para rin akong bumalik sa Maynila. Ingay at traffic. Ito rin ang bumugad sa akin ng rush hour. Medyo naligaw lang din ako ng konti. Island girl eh. Nahuli ako ng isang follower ko from TikTok at sinamahan niya akong makarating sa aking tuluyan. Plano kong magtagal dito sa Cagayan de Oro para mag-review muna ng products. Wala eh. Kailangan kong mabuhay habang nasa biyahe. Buti na lang din pinaulakan akong patirahin ni Ma'am Christy sa kanilang tahanan. I believe na it's not about body weight and about age in doing things that you love. How encouraged, how inspired you are, and to really living the life. Living, loving, and enjoying life to the fullest. At pinakilala niya sa akin ang City of Golden Friendship. Ayun nga lang, pag nakikita ra ako sa ibang bahay, hindi ako nakakapag-focus masyado sa editing. Kada araw na plano kong mag-edit, hindi natutuloy dahil pinapasyal nila ako sa magagandang lugar dito sa Cagayan de Oro. Sino mo namang tatanggi sa libre, di ba? Nakakatawa yung effort nila na ipakita yung ganda ng kanilang lugar. Namit ko na rin yung mga ibang kababaihan dito na aktibo sa outdoor. Nakakamangha. Iba kapag mga lokal mismo dun sa lugar yung mga kasama mo, mas makikilala mo ang lugar. Isa na rin sa mga rason ko kung bakit nagtagal ako dito ay para may bisita ko ang bukid nun. Nasa gitna siya ng Mindanao. May mga gusto kasi akong akyatin dito na bundok. Namiss ko yung hiking eh. Nailove ako sa ganda ng bukid nun. At kaya bumalik ulit ako dito para mag-mountain biking. Nakabalik na ako ng Cagayan de Oro at nagpaalam na sa tinitirhan ko. Plano ko sana hanggang dito lang ako. At tumawid na ng Visayas.
ang Northern Mindanao kasi ang gateway patawin ng Visayas. Pero nabitin ako, naniniwala akong madami pang magandang lugar dito sa Mindanao. Kaya naisipan ko pang lumayo. Dahil tininato na rin nila akong parang pamilya at kaibigan dito sa Cagayan de Oro, sinamahan nila akong pumadyak ng 90 kilometers papunta sa kasunod na probinsya. Sa makaabot ka sa bahay mo, kailangan malaman namin. Sa mama? Of course! She's my baby Wizard, girl! Take care, keep safe, and you're always welcome at Cagayan de Oro, okay? Yeah. Thank you! Golden friendship hanggang sa huli sinamahan nila. Golden friendship pero walang forever, no? Oo, golden friendship pero walang forever dito. Hindi na natin tatapos ang adventure ko. See you on my next adventure. Bye! Turn over rin namin kay Zar from CDO to Iligan. Yay! Narating ko na ang Iligan City, ang City of Waterfalls, na parte na ng Lanao del Norte. Kinonta ko na rin ang ilang bikers dito para samahan akong ikuti ng lugar. Finally, na-meet ko na si Spider na piyahing walang pamasama. Nakapag Mindanao loop na siya ilang beses na. Yes. Salang po. Oh, ilang days yun? Bro, 46 days. Sana all. 5 days in saddle. Ganito ang buhay ko. Araw-araw palipat-tipat ng bahay. Hindi alam kung saan titira. Hindi mo alam kung pagkakatiwalaan mo ba yung pinagkatiwalaan mo na hindi mo naman kilala. Bigla na lang may susulpot na blessing kapag nandun na ako sa part na nawawala na ako ng pag-asa. Yes. Kaya nakasama ko siya mag-hike sa Camiguin. Nag-offer na ano, matutulugan dito since mahal ng pinag-stayan ko. Isa rin sa mga rason kung bakit nagstay ako dito ay para padyakin at makita ang kasalukuyang sitwasyon ng Marawi City o ang Islamic City. During May 23, 2017, nangyari dito yung bombing. Tinitingnan natin yung resulta nito after 5 years kung naka-recover na ba sila. Kilometers lang ang layo nito mula sa Iligan City. Paahon nga lang. Naganap ako ng pwedeng sumama sa akin papunta dito. Ngunit isa lang ang sumama. Hindi ko alam kung takot ba sila. Oh, hanggang dito na lang sila. And dalawa lang pala kaming tutuloy. Oh my. Safe naman. Okay. Okay lang, wala ka namang kala. Nakarating na kami dito sa Abaga Falls, so dito kami dumaan para hindi natin madaanan yung highway. Para akong pumasok sa isang ghost town. Walang naninirahan, abandonado ang mga bahay. Walang mga tao. Puro bala ang makikita mo sa bahay. Nung papadaan ako dito, nag-goosebumps lang ako ng konti dahil nga sa nakikita ko na hindi ko in-expect na hanggang ngayon ay ganito pa rin sila. Daming sundalong nagbuwis ng buhay. Maraming tao ang nawala ng tahanan. At ngayon, sino mag-aakala na makikita ko mismo ang war zone dito sa Marawi? And so far, yung poblasyon nila ginagawa na sila Barangay Comte. Kaka-rebuild lang. Kamusta kaya yung mga taong naninahan dito, no? Nakabangon na kaya sila? Imagine tong mga bahay na to. This one is 3-story. Parang napapasig ko na dito yung mga mauunlad na bahay before. Ayan, nandito sila lahat. And until now, 5 years after, hindi pa rin sila nare-rebuild. And then so far, itong building na to is nare-rebuild na siya at hindi na siya nakaka-recover. Pero halos lahat ng building dito is under demolition. Pero hindi pala ito ang buong Marawi.
Sa labas ng Down Zero na tinatawag, maingay ang kalsada. Maranaw kasi ang mga naninirahan dito. Pagdating sa tribo ng mga Muslim, sila yung mga business-minded. Kaya naman nagkalat din ang mga commercial areas dito. Nandito na kami sa Baloi. Para ako nasa ibang bansa. Yung mga tao dito is it's a Muslim, ano na, Muslim place. Dami din mga tarpaulin ang nakapasa dito. Tarpaulin, binobroadcast nila kung pumasa sila ng mga exam, board exam, police exam, driver's exam, ano. Lahat ng mga exam na pasara nila, tinatarpaulin nila yan. Kasi status symbol yan ng kanilang pamilya. Pangalan sa tarpaulin, lahat ng pangalan niya ng pariyan tinakalagay. Halimbawa, Abdullah, Sulaiman, Ibrahim, Dato Dacula, Matuan. Bumalik na ako ng Iligan City. At bumisita na rin sa underwater cave nila dito. Laman mo! Nung tinitingnan ko ang mapa ng Pilipinas, mukha siyang maliit. Yung mga magagandang lugar, hindi siya basa-basa na sa search sa mga Google. At napakalaki ng mundo natin, napakalaki ng Pilipinas. Malalaman mo lang yan kung ikaw mismo ang makakakita sa ganda nito. Pagkatapos ng Iligan, sabi ko gusto kong pumunta ng Dapitan. Pero nung tinitingnan ko na yung layo nito sa isa't isa, 360 kilometers pala. Kasing layo na rin ito ng Manila to Naga, ah. Ang laki ng lugar, no? Kaya, ayun, hinati ko ito sa 3 araw. Hindi ko naman kaya pumadyak ng 360 kilometers sa loob ng 1 araw. Kagato tayo. Namamasyal lang tayo, eh. Nung time na to, parang may sumusunod sa akin. Kinakabahan ako. Alam mo yung akala mo katapusan mo na. Nangibabaw yung takot sa pag-iisip. Kinausap nila ako. Hi, friends. Talagang ano? Hello, sir. Hi! Akala nila foreigner ako. Pero sa kabila nito ay sinamahan at tinilalayan nila ako hanggang marating ko ang syudad. Dahil nagkalat ang mga negatibong balita, mas iniisip natin ang takot at nalilimutan na natin ang kabutihan ng mga tao. Mahirap din magtiwala sa mga taong hindi mo kilala. At ngayon mo lang makikilala. Buti na lang, madami pa rin tao na may mabubuting loob. At saksi ako doon. Nilibre pa nga nila ako ng pagkain. At hinanapan ng matitirhan. Bye-bye! Bye-bye! Umalis na ako ng Oroqueta City at tumiretso na ng Dapitan City. Kung masyadong madami sasakyan sa parte ng Surigao City, dito naman, halos wala nang tumadaan. Wala na rin akong nakakasalubong na nagbabike. At walang makainin. Maahon-ahon din ang papunta dito, kaya tumigil-tigil muna ako. Narating ko na ang historical city of Dapitan City. Historical dahil dito na-exile si Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Buti na lang sinuportahan ako ng tourism office at binigyan ng accommodation. Pinasyal na rin nila ako sa kanilang pinagmamalaking theme park dito. Akalain mo yun, parang ang tahimik at payapa ng lugar, pero may ganito pala sila. Sarap bumalik sa pagkabata. Siguro mga 10 years ko na itong ginawa. Namimiss ko na yung mga ganun. Dahil ilang linggo na rin akong hindi nagpapahinga simula nang umalis ako ng Cagayan de Oro, buti na lang, pinaranas nila sa akin ang The Cock Resort. Matarik lang ang kasada papunta dito. Hingal na hingal ako. 20 graduate dito, tumigil na ako. Hindi mo na kaya. Pero isang luxury resort naman ang reward. First time ko to.
Morning! Morning! Nagpahinga ako ng ilang araw at nag-review na rin ng products. Patarik na ng patarik yung mga gan. Worth it naman dahil may mga gantong view. Nakita mo yung mga lagoon, yung golf course, and the whole The Hack Resort here. Pag umakit ka na. Woo! Mas okay ba sa ride? Nakalis na ako dito at dumiretso na ng sindangan. Wala pa rin akong kakilala dito. Pero may mga ilan akong nakasalubong sa daan. Binigay nilang number nila sa akin just in case of emergency. Pinangimbabawan ko na lang yung kapayapaan at kalayaan na nararamdaman ko habang nasa bisikleta ako. Kesa naman isipin natin na gagawan tayo palagi ng masama ng kapwa natin. Pero mabuti na rin yung handa. Ito kami sa kananan sa baybay. Di-dinner lang ako kasama si Paji. Kasunod kong pinantahan ng Ipil, na parte na nakasunod na probinsya, ang Zamboanga, Sibugay. 100 kilometro din ang papadyakin ko. Sa tulong ni Magic na taga-sindangan, pinasa niya ako sa mga ilang bikers na sasamahan ako para marating ang Ipil. Dito sa Ipil, pinili kong manirahan sa kampo ng mga sundalo. Hello, sir. Nag-iba ang impression ko nung nakita ko ang pamumuhay nila. Dedikado sa serbisyo. Room tour? Pinakain na rin nila ako. Dito ako natulog. Naglaba muna ako. Araw-araw ako naglalaba. Limited lang yung damit ko. Kinabukasan, nilibot nila ako sa ilang atraksyon dito. Ang ganda ng karagatan. Ito yung mga lugar na palagi kong naririnig na delikado. Madami pala talaga nakatagong ganda sa Mindanao. Delta Company 44i. Thank you so much, Sergeant Ramos. In Zamboanga, Sibugay, and I'm heading to Zamboanga City for about 138 kilometers. I think ito na yung longest ride ko. Kasi 6 a.m. ngayon. After ilang attempts, makapag-ride out na tayo. Medyo maulan-ulan and I love it. So yan, let's bike and wander. Simula nung nagbike ako, nililimot ko lang ang sarili ko sa 100 kilometro. Mahirap kasi kapag kargado ang bike mo. Pero nung time na to, wala akong no choice. Kung hindi, umabot ng 130 kilometers. At maahon pa. Pero sa loob ng paglalakbay ko na to, kinakabahan ako nung time na to dahil ito yung part na naganap ako ng mga makakasama ko sa ride. Parang ayoko kasi mag-isa dito. Dahil na pag narinig ko sa Buanga. So naganap ako ng mga makakasama ko dito. Sa loob ng paglalakbay na to, marami akong na-meet na iba't ibang tao sa daan. Pinapasa na lang nila ako sa mga susunod para hindi ako mag-isa sa daan. Narating ko na ang Zamboanga o ang Latin City of Asia. Dahil nasakop ang Pilipinas ng Espanyol, bakas dito ang epekto nito. Chabacano ang salita dito o broken Spanish. Makikita din dito ang ilang arkitektura. Yeah, dito kami sa grassland ngayon. Last time din nila ako dinala dito. Kala nila di ko kakayanin ito kahon. Char! Hindi nila alam. Powerful tayo. So yun na nga guys. Umaahon na ulit. Oh God!
It's like... Ano yung pagod sa Chabacano? Kansaw! Kansaw! Tawag dun, it's a prank. It's a prank! So, itong ruta na to is pang off-road talaga siya, mga mahalimaw na bikers. Pero since ano tayo, rigid lang, kaya naman siya. Ayan yun, nakakawala ng pagod dito sa tuktok. The Taosung dish, they call it sati. Gawa daw siya sa peanut butter sauce, tapos ito is gawa sa rice cake. While cooked the sauce, main ingredients nila yung, alam mo ma'am, yung ginger and garlics and onions. Yun ang main ingredients nila dito sa Andes sati. Spicy. Pero medyo maanghang lang siya. Pero lasang-lasa mo yung creamy flavor. May konting curry and... ano ba? Mahalang lang. Tinulungan ako ng mga bikers na nakasama ko dito na makahanap ng pag-iistiyan. At nung time na to, nakahanap na rin ako ng contact sa susunod kong pupuntahan, ang Sulu Archipelago. Binubuo to ng probinsya ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Mga lugar na kinakatakutang puntahan ng mga Pilipino. Kilala to dahil sa mga issue ng kidnapping at terorismo. Pero sa 99.9% na negative news na naririnig ko, naniniwala ako na meron pang 0.1 na positive doon. Kaya pupuntahan ko to. Una kong pinuntahan ang Basilan. Bumiyahe ako ng 2 oras simula Zamboanga para marating ito. Nakarating na ako dito sa Basilan at ikakonvoy ako ng pick-up ko. Hello ma'am, welcome to Lamitan. Hoping ma-enjoy nyo yung pagbabike nyo dito. Kayong matakot, napaka-safe dito. You're always welcome here. Pinaunahan akong i-assist ng tourism office. Kaya naman sagot na nila ang aking accommodation at pati na rin ang pag-iikot ko dito sa isla. Isinamahan ako ni Sir Ompi para ikutin ang ilang attraction dito. Sa dinami-rami na napuntahan ko sa Pilipinas, sa parte ng Zambasulta, mararamdaman mo talaga yung kanilang kultura. Ito yung mga nababasa ko sa history books. Ito daw yung mga gamit before nung Yakan. And thankfully, na-restore nila dito sa museum nila dito. So, ganito pala siya. Pag, para mabuo tong gamit na sinusuot ko. Hindi ka pwedeng gumalaw. Pwede naman. Pwede naman. So imagine mo buong araw nakaganito sila. Nag-try na rin ako ng mga iba't iba nilang kakanin. Tapos nakakagawa po yun ako ng mga 200 pieces. 200 pieces per day? Magkano niya binibenta yun? 10 pesos po. 10 pesos. Gawa to sa rice flour and ito yung tinatawag nilang lokot-lokot. Parang siyang pansit na primito. Tapos gawa siya sa rice flour and sugar. Let's try it. Sana hindi mainit no? Multong-multong. Ha? 10 piso lang to. Diba?
nakita ko dito ang ibang klase ng kultura sa may dulo ng Pilipinas. At dito nagbago ang tingin ko. Kaya naman, sabi ko, sayang naman nandito na ako, bakit hindi ko papuntahan yung hulo? So, nandito ako sa Basilan, nakahanap ako ng kontak sa susunod kong probinsya. Bumalik ulit ako ng Zamboanga at bumiyahe na ng 10 oras papunta ng hulo. Welcome to Sulu. Siguro narinig mo na lahat ng negatibong balita sa isla na to. Kaya ipapakita ko na lang ang gandang tinatago nito. Maninilahan ako sa kampo ng mga sundalo sa loob ng 4 na araw. Nakarating na ako ng Talipao at sinalubong ako ni Lieutenant Colonel Jun Ramos. And I call this place as paradise. Kami pang unexplored areas dito na papa-experience kasi para ma-explore. Dito mismo sa kampo na tinitirhan ko, matatagpuan ang Astana Darul Jambangan, ang malapalasyo na replika ng mga dating sultan. Sa araw na to ay papadya kami from Talipao to Parang Sulu. Lieutenant Colonel, Major, at mga captain lang naman yung mga kasama ko sa ride na to. Bigatin, di ba? May sinitrip lang kami dito sa Parang, ang Budtukay Peak. Itong lugar po ng dati, ma'am, so ito po yung pinagtataguan po ng Abusayap Group. So marami pong nag-buwis ng buhay dito na mga sundalo po natin, ma'am. ESG din po na nagtago dito, ma'am, is nagsusurrender na po yung iba. So yung full trip po kanina, yun po yung livelihood na inano natin sa mga surrenderers po natin. After 2 years, di natin in-expect na etong lugar na to is pwede na siyang mapuntahan. Napakaganda ng lugar na to. Napanganga talaga ako dahil hindi ko in-expect na ganito pala kaganda sa city. Hindi makatarungan yung camera sa ganda nito sa personal. Napapaligiran ako ng mga kabundukan pati na rin karagatan. Samahan pa natin ng mga hamok. Sir, pure energy. Sir is out and scoring machine. Timing pala yung pagdating ko dito dahil meron ding farewell party. Paalis na yung isa nilang kasamahan. Buti may mga ganito silang pagsasalo at hindi pa rin nila nalilimutang mag-enjoy kahit na palagi silang nasa servisyo. Ito lang yung nakakalungkot sa part kapag dito ka na-assign ng matagal tapos kailangan mo na magpaalam. And just arrived dito sa Tandang Mariyang and by just 15 minutes away, nag-boat kami dito sa Omar Town. At dito is may rock formation siya. Wala talagang pumupunta dito ibang tao and kami lang talaga. At mas pinili mo na ang kapayapaan. Oo, yan. Dahil siya alang-alang sa mga anak ko. Mm. Nagbago ba ang buhay mo? Oo naman, ma'am. Mm-hmm. Matagal na sa service, ma'am. Mga 5 years na siguro si Brenna. 5 years na. Hope in the future, mas maging peaceful na siya talaga at matawag na natin siyang 100% peaceful Sulu province at maging confident na yung mga tourists, magkaroon ng freedom yung mga tao na lumabas anywhere, anytime. So, sana mangyari yun. Kasi ang laki ng potential ng probinsya na to. It's a hidden paradise, it's a secret paradise, it's an undiscovered paradise. Sabi nga sa Itbulaga, mula Batanes hanggang Hulo,
nakapunta na ako ng Batanes. Kaya ngayon, pupuntahan ko naman ang dulong probinsya sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Akala ko rin sulo na yung dulo. Pero tawi-tawi pala. Dati kasi itong parte ng probinsya ng Sulu. Pero para makapunta dito, kinakailangan kong bumiyahay ulit ng 9 oras sa ganitong klase ng bangka. Siksika ng bangka. Meron pa nga ditong sangkol na nakaduya na lang. Hindi siya komportable. Meron sila ditong tinitindang durol. Isang tausog delikasi, mas masarap daw dito sa hulo. Kaya napabili na rin ako, baka magutom tayo sa napakahapang biyahe. Ayun lang din yung mahirap kapag ganitong biyahe. Wala tayong CR. Pero meron sila ditong ginawang CR. Ayun nga lang, pag umihi ka dito, kita ka nung nasa itaas mo. Tinilang pinahiram ako ng malong ni ate. Nakarating na ako ng Bongao. Ito pala ang capital ng Tawi-Tawi. Hindi naman talaga ako pupunta ng Tawi-Tawi. Pero sayang naman, nandito na ako. Kaya nung nandun ako sa Sulu, naghanap ako ng mga bikers dito at kinonta ko si Sir Gerald, ang president ng Bongao Bikers Club. Nandun nila ako, napakarami nila at meron agad tayong pick up, ang bongga, diba? So, sinakay nila yung bike ko sa pick up para makapunta dun sa tutuluyan ko. Dito pa lang naramdaman ko na yung hospitality ng mga taga-Tawi-Tawi. Kinabukasan, una kong pinuntahan dito ang Budbonggao, isa sa mga kilalang pasyalan dito sa Tawi-Tawi. 342 MASL ang taas nito. At isa na to sa napuntahan kong pinaka-developed na hiking spot. Meron dito mga puting tela na pinaniniwala ang pagmamayari ng mga ninuno noon. Kaya naman, hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin silang nagdadasal dito. Pag may namamatay sa amin, nirarap siya naman. Ganyan na klat. Kita mo dito ang mga ilang bahagi ng Sulu, mga isla pa ng Sanga-Sanga, Simunol, Laa, Bilatan at Sibuto. At kung napakaganda pa nga ng panahon, makikita mo na rin dito ang Borneo. Noong napansin ko nandito ako sa Tawi-Tawi, hindi siya kagaya ng Basilan na may malalapad na kalsada. Maliit lang yung mga kalye nila dito at mapuno na rin. Bihira mo rin ditong makita ang karagatan dahil malalayo pala sila. December na! Woo! At pinuntahan namin ang barter para makita ko kung paano ba to nangyayari dito. Yung product ng mga badyaw, ibibenta na lang nila. Tapos yung product nito, bibili nila. Ah, hindi? Mag-bite ka pa rin? Hindi na item, parang... Dati item talaga siya. So parang magbabayad ka pa rin? Oo, babayad doon. Tapos pili ka talaga. Ah, exchange. Nihirapan ako sa barko. Pinaunlakan ako ng Bongao Bikers Club na samahang libutin ang mga nakatagong ganda ng Tawi-Tawi. Una namin tinuntahan ang Simunol Island, na dito matatagpuan ang pinakamatandang mosque sa Pilipinas. Para makapasok ka dito bilang respeto sa kultura, kinakailangan natin magsuot ng hijab. So, yung babae daw ay sa taas nagpe-pray, tapos yung lalaki ay sa baba. So, kaya tayo sa taas. Pag ganyan mo, din ganyan ka. Pagkatapos mo ganyan. So, itong mga poste nila na preserve nila for 500 years at yan, 1380s. Kami sa munisipyo at makikita natin dito yung buaya. Ito daw ang pinakamalaki ngayon sa kasalukuyan. Pinakamalaking buaya sa kasalukuyan. Na kasi si Lolong namatay na siya, 16 feet. Di ba patay na si Lolong? Oo, oh, patay na. Yan ang pinakamalaki. Dito ang replica ng lepa at ito yung bangka slash bahay ng mga badyaw na nandito na natutulog, kumakain. Nung nakarating ako ng Tawi-Tawi, nakita ko ang sitwasyon dito. At naisipan kong gumawa ng donation drive para matulungan ang mga badyaw community. Bale, papunta kami ngayon sa Barangay Lamyon para pumunta sa Badyaw Community at ito yung napili ng Bongao Bikers Club para magbigay ng cheers. Sana ma-appreciate niyo yung mga tulong. Actually, hindi lang siya galing sa akin. Galing din siya sa mga taong sumusuporta sa akin. So,
Nagpapasalamat ako sa mga tumulong din. At sana pagbutihin niyo yung pag-aaral niyo kasi dito nakasalalay yung buhay niyo pagtanda sa edukasyon. Magsumikap lang kayo sa pag-aaral niyo kasi hindi man nakikita ngayon yung pagunlad ng buhay pero sa susunod na pagtaon sa paglaki niyo kung magsusumikap kayo, makikita niya rin yung bunga ng paghihirap. Good luck and enjoy! Nakatuwa na nakamit ako ng mga tao. They open their houses to me. Even I'm just a stranger, hindi niya sabi sa akin yung mga Muslim daw is they're open to people like me. But usually yung mga ibang tao sa ibang lugar is kapag naman yung mga Muslims yung bumunta sa kanila, ayaw nilang i-open yung doors. So yun, I've seen the other side of the community, the other tribes. Nahausap ako ng mga iba't ibang tribes. Like dito is yung mga Samal and Tausug. Sobrang friendly ng mga tao dito sa Tawi-Tawi. And nasa dulo sila ng Pilipinas, dito ko nakita yung mga friendly na tao. At yun, sobrang saya ko na pumunta ako dito at nakita ko talaga yung ganda ng Tawi-Tawi. Human road! Pumunta ako sa mga lugar na walang kakilala. At habang pahaba ng pahaba ang paglalakbay ko, parami rin ang parami ang mga taong nakikilala ko at story na nakapuha sa kanila. Sabi nga ni St. Augustine, ang mundo ay parang libro at ang mga taong hindi nagta-travel, isang pahina lang ang nababasa nila. Sa paglalakbay ko na ito, namulat ako kung gaano kalaki ang mundong ating ginagalawan. Ang daming kwento na ngayon mo lang maririnig. Hindi lang naman ito kwento ng pagbibisikleta ko sa magagandang destinasyon sa Pilipinas. Kung gaano kahaba ang pasensya ko. Tungkol ito sa mga mabubuting taong nakikilala ko sa daan, sa kasaysayan ng lugar, at sa mga kultura na nababasa ko lang noon sa libro.